Yo, what's up, it's your boy, RG is in the house. Yo, nandito na naman po nyo, tagabagbantay, at muli na naman tayo magbibigay na sa reaction and review video mula kay Balik Tanaw, mga kabantay. At ito'y may isang magandang topic na naman, mga kabantay, si Balik Tanaw. Kaya, na-expertan ko siya, medyo magandang topic na sabi ko. At ito'y tungkol sa isang inspiration to, mga kabantay. Inspiration para sa mga nahihirapan, sa mga may problema, mga kabantay. At ito nga ang pinagdaanan ni Master Showman. Kaya pala walang tulugan. Ito, basahin natin na description ni ito, Balik Tanaw, mga kabantay. Kaya pala walang tulugan si Herman Moreno. Ito pala sikreto ng tagumpay, Master Showman. Ayan, mga kabantay, ang description niya. At kung hindi ka pa naka-subscribe kay Balik Tanaw, subscribe na po kayo. At pindutin nyo na rin po ang notification bell at ganun din po sa Rapguard TV, mga kabantay. Alright, umpisa na natin ito, mga kabantay. Mm-hmm. Medyo magulo itong aking bagong setup ng aking computer. Kung makita yung ayun. Alright. Ito na, umpisa na natin, mga kabantay. Yan, mula kay Balik Tanaw. Walang sekreto sa pagtatagumpay. Mm-hmm. Ito ay bunga lamang ng pinagsamasamang sipag, tiyaga, dedikasyon sa mga pangarap at paglingon sa iyong pinanggagalingan. Tama! Hindi nga ba't mas masarap anihin ang bunga kung ito'y iyong pinaghihirapan? Tama ulit! Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkaitan ng magandang kapalaran, pinagtampuhan ng tadhana, at iwinalay sa sariling tahanan ng dahil sa sobrang kahirapan. Uh-huh. Ngunit kailanman, napakahirap talunin ng taong hindi marunong sumuko sa laban ng buhay. Nagtiis ng maraming hirap, buong tapang na hinarap ang hamon, at nagmistulang uhay ng palay na lalong yumuyuko sa lupa sa tuwing pinagpapala at patuloy na yumayabong ang bungang binhi ng mga pangarap. Ang kwento ni Herman Molina Moreno o yung tinaguri ang Master Showman. Walang. Ayan, mga kabantay, no? ito nga yung kwento ni Mr. Master Showman Herman Moreno. Alam ng marami na kung ano pinagdaanan talaga ni Mr. Herman Moreno. At ito'y nakaka-inspira, mga kabantay, sa mga taong akala nila wala nang pag-asa sa buhay. Pero itong topic na to, mga kabantay, niya mula kay Sir Herman Moreno, mula kay Balik Tanaw, kwento niya yung pinagdaanan ni Mr. Herman Moreno. At ito nga, magandang inspirasyon to. Tulugan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekenemen, pakapindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Herman Molina Moreno sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Kuya Germs at Master Showman. Siya ay isinilang noong ika-4 ng Oktubre taong 1933 sa Kastilang tatay na si Jose Moreno at Pilipinang nanay na si Aurora Molina. Sila ay tubo sa Santa Cruz sa Maynila. Hindi rin biro-biro ang pinagdaanan ng Kastila pala ang tatay niya, no, Mr. Herman Moreno, no. Pero ba't kaya sila naging mahirap? Taong ito sa buhay. Si Kuya Germs ay bunso sa 7 magkakapatid at nabubuhay sila sa panahon ng mananakop. Kaya't ganun na lamang ang hirap ng naging kalagayan nila noon. Taong 1941, sa edad na 8 taong gulang, grade 2 siya noon nang maagang mawalay sa kanyang pamilya. Doon na siya nanirahan sa kanyang tita Rosario upang siya na rin ang magpaaral sa batang si Grabe, no? Grade 2 pa lang si Mr. Herman Moreno na separate na siya sa pamilya niya. Awawa naman. Herman, pangungulila
sa mga magulang at mga kapatid ang nauna niyang naging laban sa buhay. Sa bagay mga kabantay, nung panahon talaga nung pananakop ng mga mananakop, talagang mahirap talagang buhay nun eh, no? Kasi naalala ko yung lola ko nun, hirap din siya sa buhay nun eh. Pero may mga mga taong talaga eh, yung parang pinagpala yung mga kahit na yung panahon na yon, nakakaano pa sila, nakakapag ano yung thinking nila, bakit may mga taong ang lalaki ng mga lupa, no, mga ninuno nila, yung lupa na yan binakura na para pagdating ng panahon sa mga kaupuan nila, may papamana, no? Galing ng mga thinking na mga yan. Walang oras na sinasayang ang batang ito. Basta may oportunidad, gumagawa siya ng paraan para makauwi ng panandalian sa kanila para lang makita ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng pananabik na ito na makasama sila, napapalitan kaagad ito ng pagkadurog ng kanyang puso sa tuwing makikita ang kalagayan nila. Natutulero kalimitan ang kanyang utak, kakaisip kung paano niya matutulungan ang mga ito. Lalo't pinakamasakit pa sa lahat ay maagang nasawi ang kanilang tatay dahil sa isang aksidenteng kinasasangkutan ng sundalong Amerikano. Yung noong puso talaga at damdamin ng isang Pilipino talaga eh. Iba talaga sa damdamin at puso ng ibang lahi, no, mga kabantay. Kapag Pilipino ka talaga, hindi mo maaalis sa isip mo yung pamilya mo talaga, no, mga kabantay. Kaya ito lang yung sa akin para parang example lang. Biruin niyo sa ibang bansa, 'di ba? Ang daming suicide bomber sa ibang bansa, sa Indonesia, ganyan, sa mga Afghanistan. Pero dito sa Pilipinas, kahit pa sabihin mo may mga terorista, mga Abu Sayyaf, ganyan, walang suicide bomber sa kanila dito. Kasi ang nila, pamilya pa rin eh, di ba? Pamilya pa rin yung parang thinking nila eh. Kahit pa sabihin mong masama silang tao, pero yung puso nila, may pamilya pa rin silang iniisip. Noong 1946, hanggang sa kalaunan ay pinasok na rin niya ang pagiging sidewalk vendor. Sa murang edad, nagtitinda ang batang si Herman ng bibingka, ng mani, ng sigarilyo at ng kung ano-ano pa. Grabe. Habang nag-aaral. Napakasipag nito si si Master Showman, no. Bata pa lang siya, nagtitinda na siya sa kalye ng kung ano-ano para makatulong lang siya sa pamilya niya. Pero noon pa man ay mahigpit na talaga ang mga pulis pagdating sa kagaya nilang mga vendor. Malimit siyang makipagpatintero sa mga ito para lang maisalba ang kanyang mga paninda. Pero hindi yun ang kanyang kinatatakutan ng mga panahon na yun, kundi ang kanyang mga pinsan na anak ng kanyang Tia Rosario, dahil kapag nalaman siya na nagtitinda sa lansangan ay siguradong pagagalitan siya nito dahil iisipin ng kanyang tiyahin na mapapabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Naging barker din siya ng jeepney na pumapasada. Taong 1954 na siya na makapagtapos sa high school sa edad na 21 anyos. Ang kanyang tiyahin na rin ang tumulong sa kanyang magkaroon ng unang trabaho. Sa Clover Chatter siya unang... Buti may mabait siyang tiyahin. Kasi 'di ba minsan napapanood natin sa TV parang may mga tiyahin na mga salbahe. At least dito si Herman Moreno kahit papaano meron siya naging mabait na tiyahin na nagpaaral sa kanya. Na noon ay sikat na sikat sa bansa dahil sa napakarami at malalaking mga artista ang nagtatanghal dito, lalo na yung tinatawag nilang vaudeville. Janitor sa loob ng mahabang panahon ang naging trabaho ni Herman Moreno sa teatrong ito. At kumikita siya ng 25 piso kada buwan. Makatwiran na ito noong mga panahon na yun at sapat para matulungan ang kanyang nanay at mga kapatid na maagang naulila. Hindi mo iisipin si Kuya James na nagdaan pala siya sa ganong klaseng hirap, no. Eh kung nakita mo si Herman Moreno ng personal, hindi mo akalain na
ano pala siya, no? Galing pala siya sa hirap talaga, no? Kasi nakasabay ko yan dati minsan sa elevator sa GMA. Laking tao niyan, malaki pa sa akin. Si Kuya Germs. Ngunit para kay Kuya Germs, hindi sapat ang basta makatulong lang dahil kailangan niyang magsumika palalo para sa kanyang mga pangarap. Maliban sa pagiging janitor, nakiusap siya sa kanyang kaibigan na isang hepe ng bumbero noon na gamitin ang kanyang impluensya dahil marami itong kilala sa loob ng Clover Theater. At di nga nagtagal ay naging telonero na rin si Kuya Germs, o ito yung tao na taga-baba at taga-taas ng telon sa entablado sa tuwing magsisimula o magwawakas ang bawat palabas. At kumikita siya rito ng ekstrang pera. Ginamit din ni Kuya Germs ang kanyang galing sa pakikisama para makakilala ng mas marami pang mga kaibigan. At ang ilan sa mga ito ay sina Kasmot at Tommy Angeles, na ang racket naman ay ang magtanghal sa mga piyestahan kapag wala sa mga tsatro. Minsan nang sumama si Kuya Germs sa mga ito, kapalit ng 10 pisong binibigay ng dalawa kada palabas na dihamak na mas malaking halaga kung ikukumpara sa 20. 10 piso, no? Laki ng pera nung dati, no? 10 pisong ano? Ngayon, ni 10 piso. Wala na, parang candy na lang mabibili mo eh. 5 piso na buwan ng sahod. Ang problema nga lang, inuumaga sila kalimitan bago makauwi. At pagkatapos, ay magkatrabaho pa siya bilang janitor at telonero. Tatlong beses natanggal si Kuya Germs sa kanyang trabaho bilang telonero. Dahil bago pa man siya magkaroon ng programang walang tulugan sa hinaharap, si Kuya Germs na mga panahong ito ay palaging tulog. Dahil sinasamantala niya ang bawat pagkakataon para kumita. Nakakatulog siya habang naghihintay matapos ang mga palabas at dumarating sa puntong nakapagpaalam na ang mga artista sa mga tao. Ngunit walang nagsasarado ng telon dahil tulog ang kanilang telonero. Buti na lang nakakabalik siya sa trabaho dahil sa tulong ng kaibigan niyang Chip ng bumbero. Di naglaon ay sinama na rin si Kuya Germs ni Don Jose Sara sa mga comedy skit bilang MC, chorus boy, at nang lumaon ay bilang talent scout. Dito na nagsimulang umukit ng pangalan si Herman Moreno. Napasama siya sa student canteen. Nagtanghal din siya sa Bodabil at sa mga programa sa radyo ni Eddie Larde, kung saan nagkaroon pa siya dito ng talent fee na 5 piso na malaking tulong sa kanya dahil dagdag kita pa rin ito. Pero ang isa pang nakakamangha sa taong ito ay tinatakbo ni Kuya Germs sa loob lamang ng 10 minuto ang kahabaan ng adwana na kinaroroonan ng istasyon ng radyo noon patungong eskolta bago makarating sa Clover, para naman sa isa pa niyang pagtatanghal dito. Dahil sa halos magkasabay ng oras ang programa niya sa dalawang lokasyon. Nagkaroon pa siya ng magandang kapalaran nang makilala niya si Rosa Mia, na isang kilalang direktor noong mga panahon na yun. Humahanap siya ng bagong... Hindi swerte yung nangyari kay Kuya James, eh, no? Swerte ba? Hindi eh. Ano eh, yung nangyari kay Kuya James, sipag eh. Sipag talaga yung pinagana niya, hindi niya inano yung swerte. Naswertehan na lang niya, nakilala niya yung, eto nga, yung director. Panoorin natin. Talento, para naman sa Holy Week Special na gagawin nila sa palabas. Biniro siya ni Herman Moreno, at sinong mag-aakalang ito pa ang magiging malaking break sa kanyang karera. Tinawagan siya nito kinabukasan, at ang pagganap niya bilang karakter ni Jesus Christ, ang kanyang naging pinakamalaki at kauna-unahang lead role na ginanap sa Manila Grand Opera House. At simula nun, isang Herman Moreno na ang sinilang sa mundo ng entertainment sa bansa. Para paikliin ang kanyang kasaysayan, ayan po ang kanyang mga programa, pelikula, at iba't iba pa mga proyekto sa radyo, telebisyon, maging sa loob at labas ng mga entablado. Sa paglipas ng panahon, mabilis na lumaki ang pangalan ni Herman Moreno, una sa pelikula at radyo noong dekada 60 hanggang dekada 70. Ngunit mas nakilala siya bilang magaling na MC at talent scout simula dekada 80. Dahil sa galing niyang magdiskubre ng mga bagong talento, hindi na mabilang ang kanyang mga naging anak-anakan sa showbiz magpasa hanggang ngayon. Si Kuya Germs lang ang natatanging tao na nakapag-host sa mga programang tumagal nang napakahahabang panahon. Ilan lang sa mga ito ay ang Negosyete,
na tumagal ng 8 taon sa ERC. Ang GMA Super Show na mahigit 10 taon, Dutch Entertainment 10 taon din, ang Superstar kasama si Miss Nora Honor na tumagal ng 22 taon, mahigit 2 dekada, at napakarami pang iba na mga solong proyekto ni Kuya Germs. Kasabay nito, ang mga kawang gawa niya na talaga namang hindi may pagkakailang higit pa sa pagpapala ang ipinagkaloob sa kanya ng may kapal. Binalikan niya ang lahat ng tumulong sa kanya sumula sa kanyang tiyahin na nagpaaral, sa kaibigang bumbero, sa mga kapwa. Yun ang maganda, no? Yung mga dating tumulong sa iyo, binalikan mo para tulungan din sila, no? Or magpasalamat ka man lang sa itinulong nila sa iyo, di ba? Isang magandang pag-uugali, di ba, ng isang tao. Hindi siya yung nakaabot na sa tuktok, pero yung mga nasa baba niya na tumulong sa kanya para makaakyat siya sa taas, eh hindi niya nakalimutan yun. Isang ugali yun na talaga namang hindi matatawaran. Ay, hindi matatawaran. Artista, producer, director, at iba pang mga taga-showbiz. Marami din siyang naakay at tinulungan bumangon na kapwa-artista dahil sa kanilang pagkakaligaw ng landas na minsan ang nasilaw sa laki ng kinikita. Nakapagpundar na rin siya ng magagarang bahay, mga sasakyan, at iba pang mga pag-aari. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay na ito, nanatiling questionable ang naging pagkatao ni Master Showman. Hindi siya nabiyayaan ng pamilya maliban kay Federico Moreno na kanyang adopted son. Naging tahanan din si Kuya Germs ng maraming mga pagkilala sa buong panahon ng kanyang pamamayagpag. At inilaan niya ang kanyang buong buhay sa loob ng industriya. Buwan ng Enero taong 2015, nang una siyang dapuan ng mild stroke, dala na rin ng kanyang lumilipas na panahon. Mabilis siyang nakarecover sa pagkakataong ito at nagpatuloy sa kanyang programang Walang Tulugan. Ngunit makalipas lang ang isang taon, tinamaan naman siya ng kanyang ikalawang stroke. Isinugod siya sa St. Luke's Medical Center noong taong 2016, ngunit hindi na naisalba pa dahil sa lala ng kanyang kondisyon. Si Herman Moreno o si Kuya Germs o yung tinaguri ang Master Showman ay pumanaw sa edad na 82 taong gulang. Gumuho ang mundo ng entertainment sa kanya. Medyo ano na rin yun. Nasang magandang age na rin yun yung nawala ka sa mundo doon na ganun ka, ano, ganun katagal ng edad mo. Age na 80. Okay na rin yun, no? At least hindi siya namatay na katulad ng iba na pinatay, di ba? Yung pagkamatay niya isa dahil sa pagiging katandaan na niya. Ang pagkawala at samutsaring mga pagtatanghal, konserto at iba't iba pang paraan ng pagkilala sa nag-iisang Master Showman ng isinagawa sa loob at labas ng industriya. Tunay ngang walang sikreto ang pagtatagumpay. Bunga lang yan ng pagsisikap, dedikasyon sa mga pangarap at pagbabalik sa mga taong nagtataas sa iyo. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang yumabong at lumago gaya ng gintong butil ng palay? Yumuyoko ka rin ba sa lupa sa patuloy na pagdami ng iyong mga uhay? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam. Ayun mga kabantay, ang kwento ni Balik Tanaw, ang content ni Balik Tanaw para kay Master Showman, Walang Tulugan mga kabantay. Talaga ako'y walang tulugan. At ang pinakita dito ni Master Showman is kahit na gaano kahirap yung buhay, kailangan niya talaga magsumikap para sa pamilya niya and para sa pangarap niya. Yun mga kabantay. Isang napakagandang inspirasyon yung ginawa ni Master Showman dati para sa pamilya niya mga kabantay. And sana may napulot tayo o natutunan sa kwento na yan. At kung sakaling gusto niyo pong mapanood yung
buong ano na to, buong video na to is punta lang po kayo sa channel ni Balik Tanaw, mga kabantay, at mag-subscribe na rin po kayo. At huwag niyo po kalimutan na i-hit a notification bell, at ganoon din po sa Rapgirl TV. And peace, God bless sa inyo lahat. Alright.